employment ban sa Kuwait na ipatutupad matapos ang marahas na pagpatay sa Filipina domestic worker na si Ginaline Villavelde. Hindi lang mga first-time domestic worker ang hindi papayagang umalis, kundi pati na rin mga non-domestic worker na sa Kuwait pero tapos na ang kontrata, kahit pa ang balak nilang balikan ay ang mga dati nilang amo. Inaprubahan na ng POEA ang resolusyon para sa partial deployment ban ngayong hapon. Exempted from this ban are yung mga balik manggagawa na magbakasyon lang at babalik na sa trabaho. Pero meron kasi yung mga balik manggagawa na babalik lang pero walang employment. Tapos ng nilang kontrata, kahit mayroon kang kontrata, kung bago ka, you are covered from this by the ban. Nang makausap ni Delio ang ambassador ng Kuwait kahapon, nakiusap daw itong huwag mo nang ipatupad ang ban at hintayin ang aksyon ng gobyerno ng Kuwait. I said, I cannot wait for that. Napagalaman ni Belio ng mga empleyado ng Kuwaiti Ministry of Interior ang mga amo ni Ginaline. Pulis pangaraw ang amo niyang lalaki. Sabi ni Belio, sisiguraduhin nilang hindi mawa-whitewash ang kaso. At kung makakasuhan ng mga amo ni Ginaline, pwede raw pag-aralan ng Pilipinas kung ipapawalang visa ang ban. If the two suspects are eventually charged for the murder of Ginaline, then we will consider lifting the partial deployment ban. I will wait for a copy of the charge. Sabi ng Dole, hindi naman daw maagrabyado ang mga OFW na gumastos na pero di na makakaalis dahil sa ban. Mag-reimbursion ng agency. Kung hindi sila sumunod yung merong administrative penalty, either suspend or cancel the licenses. Provided alternative places for deployment. That's why we are looking for other alternative markets. That's why we are negotiating with the other countries where they will be safer. Ang employment agency ni Ginaline, nakausap na rin ang Dole. Nag-complain daw yung si Ginaline, pero he was complaining about non-payment of salaries. But that is not the report that we got from our labor office. That's why I told them that you expect a letter from us asking you to explain your failure to repatriate the OFW Ginaline despite her complaint of non-payment of salaries and maltreatment. Maswerte hindi kasama sa expanded deployment ban si Rowena Salvador na desidido pa rin bumalik sa Kuwait. 100% decided talaga. May plano mga problema sa akin doon kaya nag-decide ako na magbalik, siyempre para sa mga anak na makapag-ipon. Kwento ni Rowena, wala na siya naging problema sa kanyang amo. Sa mahigit 2 taon nga raw niyang panilintihan, minsan, hindi raw siya napagalitan. Wala din akong alam na trabaho dito, sir. Ay, hindi rin ako nakapagtapos, kaya doon siguro ang sabi na swerte ko. Pero kung siya raw ang tatanungin tungkol sa deployment ban, ipatupad lang muna, pansamantala siguro. Tina Panganiban Perez, nahatuto. Labor and employment, karamihan mga domestic worker. Pero dahil sa mga insidente ng pananakit, pang-aabuso at pagpatay sa ilang OFW roon, nagpatupad ang total deployment ban sa Pilipinas noong 2018. Binawi lamang ito nang pumirma ang Kuwait sa isang memorandum of understanding na nagbibigay proteksyon sa mga OFW roon. Pero makalipas ang pagpatay kay Ginaline Villavelde, muling nagpatupad ng partial deployment ban ang ilang OFW sa Kuwait, pabor kahit pa sa isang total ban. Total ban? Yung sige po, walang problema kasi may marami pa naman bansang pwedeng puntahan na hindi tayo inaapil. Marami po talaga yung mga hindi nasusunod doon sa mga agreement. Marami po ang nagiging kawawa, marami po ang naaabuso. So para sa akin po, tama na po. Pero hindi naman daw lahat ng amo sa Kuwait ay masasama. Sana rin daw, huwag madamay ang lahat ng OFW. May mga amo rin pong mabuti at saka siyempre yung mga andito rin na nangangailangan din po ng trabaho. Maganda po yung idea na yun pero tingnan po natin sa both sides. Yung mga papunta na dito sa Kuwait, paalisin na lang muna. Then, kasi kawawa naman sila yung mga gastos nila. Huwag naman madamay yung dapat na nandito. Kung sino na may kasalanan, yun lang dapat na talagang bigyan ng parusa. Nakikiramay naman ang buong embahada ng Pilipinas sa Kuwait sa sinapit ng OFW na si Ginaline Villavelde. We pray for the eternal repose of our kaubayan.
The embassy is also exerting all efforts so that full force of the law will be meted on the perpetrators. Kumukuha na rin daw ng mahusay na abogado ang embahada para mas matutukan ang kaso ni Villavende.